dahil mainit na mainit ang pagtanggap ng Miss Saigon ngayon dito sa Pilipinas, hindi pwedeng hindi natin makasama ang isa sa mga OG cast ng world-class musical na ito. Makikimoment sa atin ang nag-iisa at walang makakapantay si Robert Senya ay Miss Toria. ATM at the moment. Ayan. Talaga naman. Tuwan-tuwa naman ako makita ka muli. Ay, salamat. Kung saan-saan kita napapanood eh. Dapat magsimula tayo daw sa pinakaumpisa. Hindi ko na mababanggit ang taon kasi magkakabukingan. Ikwento mo na lang saan at paano ka natutong kumanta. Naku, mahaba-haba yan, Sen. Ay, naku, okay. Long playing ba? Bata ka pa? Doon mo nalaman kung ilang taon. Ganon? Hindi. Bakit singing family ba kayo? Songer well, ba tayo yeah, ng mga family? Aking lolo po ay conductor, conductor sa big band. Yes, that's Apari, right. Ganon. Sa? Apari po. Teka muna, neighborhood ko yun. Takasan ka ba? Ang mami ko, Ilocana. Nako, talaga naman, Apari. O, pumunta kami doon nung bata ako kasi nagbibista yung tatay ko na abogado para kumain lang ng pansit sa inyo. Same mo sa Apari. Ewan ko kasi maraming Chinoy. Ayan, eh, marami naman po diba? Kasi kainan doon sa lugar. Tama! Ngayon. Ayun, sikat yung dati eh. Tapos, doon ka nag-umpisa. Okay, lahat naman po tayo eh, may regalo sa ating Panginoon na may mga gifts tayo na talents na ibinigay. Tama. Swerte ko po, ang talent ko talaga ay kumanta. Yay! Paano mo natuklasan? Baby ka pa? Kasi kumakanta ka na, nakahiga, ganun. Makinig. Yung mga records ng mga kapatid ko. Memorize mo makagad? Beatles pa yan. Ano man siya? Elvis pa yan. O hanggang sa naging Temptations o Michael talaga? Jackson. Wow, talaga. Sinabi na nga walang banggit. Pati nga Barbara Streisand. Aray ko, talaga naman. Funny girl, aray ko. Malala. Ako, namamaka. Yung po, doon po nag-umpisa yun hanggang sa pinapakanta ko all the time. Pag may mga gatherings po kami, tapos of course. Binayaran ka na? Hindi pa po. Wala pang talent. So, enjoy na enjoy lang ako sa mga schools. Yan. Paano ka ba napasama, first yun, of all, tapos, sa Miss Saigon? Kasi nabalitaan ko, orig na orig ka. At si Isay Alvarez po, ang butihing may bahay ni Robert, isa rin napakahusay na artist yes. Na dapat hindi ka part ng Miss Saigon. Totoo ba? Oh, chinismis niya yun. Ikwento mo nga, bakit? Hindi ka doon talaga kasali doon. Hindi, totoo po yan. Kasi po, ilang kaming natanggap noon? Pagkatapos po na napakalalim na audition, pabalik-balik, natanggap po kami, 13 po kami, kasama na rin si Lea. Bad luck ka, si Kokoy, si Isay. Tama. But may equity po ang London. Tama, yung labor union ng artista. Member ka? Hindi pa. Eh kaya nga, pag wala kang card, hindi ka that's pwede, right, di ba? Diba? So, dapat daw 12 lang ang ipapadala. Ay. Ang role ko that time is a swing. Ang swing po, yung ano po yung, hindi siya specific role. Mga extra. Ito, bar girl, ano. Hindi po siya extra. Siya po yung nag-aaral ng roles ng mga lahat ng ano cast. Ano yung mag-bolt in ka kapag may pag nagkasakit, napilayan, whatever? From singing to dancing, blocking. Ay, ganun? Oo. Tapos? Feeling nila, marami namang aral sa kanila doon, ito yung specific roles, hindi nila mapapalit. Kasi kailangan Asian kasi ang dating. Eh, oh, oh, parang, given na given na. May picture na sila for that. Oh. Eh yung sa akin, pwedeng gawin ng mga artista nila doon, na aral naman, train sa scene. Ba't ikaw nang pasok? Natanggal nga po. Oh, natanggal muna. Oh, oh. Tapos paano nakabalik? Oh, paano nakabalik? Miracle na po yun. Talaga? Sa totoo lang po. Ay, naniniwala ko dyan. Nagpa-farewell concert talaga? Kami. Hindi ko pa alam strike kung aalis ako. Kayo? Ang dami ko nang bilhin jacket. Eh, what happened? Ang mabuting presidente po natin ng OPM na si Celeste Legazpi. Yes! Oo. Narinig niya yun. Hindi siya pumayag. Sabi niya, hindi pwede mangyari yan. Nakuha na kayo sa audition, magpipirmahan na, ilang beses kayo bumalik-balik. You know, anong ginawa niya? Sort of kinausap nila yung mga bossing nung ano. Ayun, hindi mo pwede yan sa side namin mga Pilipino. Ay? Siguro,
Pinush nila. Siguro sabi nila, hindi kami... Nagmakaawa na dahil sa'yo. That's right. Siguro sabi nila, hindi nila ililipat tong... Tama. O, 13, good, kung good. Hindi kasama. Tapos, kasama. Teka muna, bakit from swing, naging engineer? Layo kaya nun. That's my engineer experience. Super mega bida, I Jonathan Price, that's my right. Goodness. Ako po yung youngest na gumawa nung... I'm sure. Yun, talagang prosthetic galore, parang tumanda lang ako. Parang tumanda. Eh tapos, paano ka nag-landing doon from strike na tatanggalin, na halos extra lang, tapos biglang naging super mega bida? Okay. Layo bago na. Po nun, nakuha ko yung role na Tui. Oo, yun po yung... Dami mo naman pinagdaanan second talaga. Second lead, isa po yun sa mga beat. Totoo ba? Nag-makeup class ka pa sa London? Natuto ka pa sa mag-makeup? Sa Grease Paint Academy po. Kasi... Ha? Nag-aaral ka talaga? With matching prosthetic and all? Nagustuhan ko siya eh. Na, talaga? Oh. So, pinapractice ko siya every show. Saka lalagay ng makeup sa'yo? Sa prosthetic ng engineer? Marami po kalokohan engineer. Doon. Bilang malaking kaliwa akong... Tinga. Talaga? Just to make my co-actors laugh. May mga ganun. Talaga? Para hindi mainip. Naku ha? Thank you. Pampasaya lang namin. Oh, eto na. Yung pinakamarites sa lahat. Paano naman kayo nagka-inlaban ni Isay Alvarez sa gitna ng entablado na kadami-daming tao? Konting love story naman para kiligin kami. Naku, hindi siya nakakakilig. Hindi, kasi magkaibigan na talaga kami ni Isay bago pa lang kami magpunta sa London. Ah, bago mag-London. Dahil sa magsimula ka na show. Ah, doon ko siya na-meet. Sinauna. Oh my God. Ayaw mo na. Mga isa natin. Alam mo yan, Senes. Aminin. Obvious ba? Kainis ano? Ayun. Crush ko na talaga siya noon. Biglang nahiya. Ba't ka nagbablush? Ate-ate namin. Siya yung nagsasabi sa amin, kayo, artist kayo, kailangan masinop kayo. Kasi hindi nyo alam ang sinabukasan. Hindi ka nagsasabi may crush ka? Hindi na kasi sabi ko, wag, kaibigan ko nilang. Lagi siya yung nag-ano sa amin. Lagi niya ako niyayaya lumabas. Siya nag-gumagastos. Ay, type ka pala. Kabait. Hindi. Sabi mo yan. kinukumbida ka eh. Mayat-maya siyang gumagastos eh. Pero pinabayaan ko, kahit sa nag-London kami, nagkaroon ako ng pakirandan mo, syempre. Hello, torpe ka pala. Hindi, alam mo ba? Ba't hindi mo every alam? Every night, pinapadala ko siya ng bulaklak sa eksena dun sa market. Oh, in fairness. Meron siyang tinutulak na cart dun. Nakikita niya lagi may bulaklak gabi-gabi. Wow. Tines ko siya isang beses, hindi ako naglagay ng bulaklak. Nahuli ko siya, hinanap niya. Asan ba yung, ba't ako binagyan in ngayon? In fairness. Oh, nawala na yung torpehan. Nagkabukuhan na. Naglagay ako ng letter. Oh. Yung nagbibigay niya, nalagyan ko ng arrow. Oh. Tapos tinignan niya, nakita niya ako doon. Nakita niya ako na doon sa eksena. Mga ganun pa sa ako. Kakorny, ha? Pero nakakakilig, who cares? Nakakakilig naman. It is, yun. Tapos sabi ko, pwede ba kita maimbitang mag-dinner? Na? Dinner ka dyan, tok, binatuan ako. Talaga? Bakit? Hindi, magkaibigan kami. Really close kami. Sabi niya sa akin, okay, pag nagkaroon ka ng magandang reviews at nakilala ka dun, sasagutin kita. Grabe, di ba? Ang lupit naman! Bakit may ganun? Pero sa joke, pero yeah, alam mo na. Malukuhan. Oo, syempre, challenge. Nakaswerte ako. Nag-concert kami. Nag-guest ako ni Miss Lea Salongay. So, nakaswerte ako. Napansin yung two bakit songs doon. Bakit hindi ka pakilala sa Pilipinas na una kang makilala sa London? Actually, nag-umpisa pa lang ako nung na medyo makilala. Tapos umalis na kami, pumunta ka na kami sa London. Naging sikat ka na kasi katandem mo na si Lea. Of course, ang laking tulong na. Because si Lea, welcome home. Pinakita mo yung welcome reviews. Oo. Na puro positive. Front page, whole page. Ano sabi ni Isay? Wala na siya nasabi. So kayo na. The end. Yun na yun. Talaga naman. Anong mga memorable moments maliban kay Isay dyan sa Miss Saigon sa London? Well, definitely, nakuha ko yung role na engineer when they said. Yeah, ibang klase. Paano ka naging engineer? Ano ba? It's one of the hardest roles, actually. Una-una, matanda yun. That's right. Tapos malaking tao. Yun na, di ba? Paano nga? Parang... Ang taas ng... Alayo! Ang taas ng heels ko, ma'am.
Talagang grabe. Ano, talaga naman. Tapos slope pa yung slope stage. Slope pa yung stage, naka-rake, di ba? Oo, naka-rake siya. Oh. So ang hirap niya to balance na tumbling. Nakatayo ka. Talaga, tumbling siya, tumbling siya. Oh. Aray ko, right. Ano ba yan? Lahat, galore, wigs. Talaga naman. Eh dito sa history ng Pilipinas, nakalibot na kayo ng iba't ibang sulok ng daigdig, iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ano naman ang pangarap mo para sa sining Pilipino? Ay, naku ma'am. Huwag tayo mag-iyakan. Tagal ko na yung pangarap. Ano nga? Gusto ko, okay. Huwag tayo mag-iyakan. Dami-daming sige, talent dito. Sige, naman kayo, ma'am. Sana po talaga ang gobyerno natin makatulong sa sining kung maipush-push siya talaga. Tama. Ano magagawa ng gobyerno? It's our culture po. At saka it shows kung sino tayo at kung ano tayong tao. Tama. Pangarap ko po na magkaroon tayo ng isang bahay, isang teatro na magkakaroon ng palabas po para lahat ng tao sa buong mundo makapanood. Nakakalungkot. Pupunta ka sa mga kapitbahay natin, Cambodia. Can you imagine kung maipakita mo sa buong mundo yung galing ng mga Pilipino? And what's the best way of doing that? Ayun nga po, isang bahay. A show na very universal po. Oo, dapat may talent section kahit sa CCP, miski saan, ano. Ano naman yung mapapayo mo sa mga artista, mensahe, mahalagang aral sa mahabang buhay mo? Wow. Ayan naman, kasi tumatanda na tayo. Ayan. Let's not go there. Ayun, anong mensahe mo sa mga kabataan, halimbawa, yung mga aspiring artists? I think, yung mga hindi pa nadi-discover, sabi mo. Oo nga, pero I think kailangan siguruhin nila na alam nila yung talento nila, na sila yun. Panindigan nila. Panindigan nila. Dahil napakahirap po ng trabaho namin. Hindi po siya glamorous na iniisip. Sabay dasal, no? Kasi maraming hulog ng langit, sabi mo course, nga. Oo, of course, marami kayong may experience na may maganda, may hindi maganda. Kailangan tibayan yung loob niyo. Ayun na nga ang kagandahan ng aking regalo. Ayun. So may payo nga makakahanap rin sila ng isa sa buhay nila. Isay ho, siyempre. Kanya-kanyang isay po yan. Ayan. So may mensahe ka. Very, very optimistic ka pa rin kahit paano. Opo, yun po. Importante, nag-aaral silang mabuti. Pinag-aaralan nila yung craft nila. Tuloy-tuloy lang po. Kahit walang bayad. Kahit kulang-kulang ang TF. Kahit po kami nag kahit puro TY. Doon po lahat kami nag-umpisa. Tama! Ayan! Maraming salamat, Robert! Ang mga bagets ngayon di na magtitiis sa TY, pero ay, maraming salamat pa rin. Marami naman po mga artista kayong mayayaman, so okay lang. In fairness. Mayamanin mga actors, actresses. Kaya. Thank you so much. You're an inspiration sa lahat. Maraming salamat din po. At magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Toyang umarte. Mahayaan naman kayo sa ating magigiting na sundalo, no? Teto! Hindi mo naman kailangan magdusat mamatay para maging magiting. Ang kailangan mo ay mabuhay. Mabuhay ng patas, marangal, at may kabuluhan sa lipunan. Kapag nagawa mo yan, sisikat ang araw ng iyong kagitingan.